Hallelujah! Sino po ba ang mga bisita? Do we have visitors this morning? Tabitha is part of the family. You're welcome, sister. Nice to see you. You are still very pretty, beautiful. I hope you can find a Filipino husband. Just kidding. Sorry po. Tayong bisita. Meron po ba visitors dito sa banda rito? Pwede po kayong tumayo. Tayo po, wag po kayong mahiya. Welcome po natin si sister. Sino po nagdala sa inyo? Yan, dito sa banda rito. Welcome to the Rema Word of God Church. Dito po sa banda rito. Wala? Sa banda rito, sa banda rito, sa banda rito. Hallelujah. Good morning! Ngiti mo naman yung katabi mo. Na-miss ko kayo ah. Hallelujah. Praise God. Are you ready for the word? So, ngayong umagang ito, mag-i-English, Tagalog tayo, Tagalog English, Ilocano, Bisaya. Pero bago tayo mag-preach, nais ko pong tawagin yung topic natin ngayon ay, ano? The way of the, mamaya. Pare-recitein ko muna kasi baka para hindi matapos, para matapos yung nervyos nila. Bago ako magbigay ng summary. This morning we are going to tackle the second part of the way of the kingdom. Don't be anxious. Huwag kayong mabalisa. At alam ko ang Marikina Heights, palapakan natin ang Marikina Heights, ang support group. Our support group this morning for the Sunday gathering are our brothers and sisters from Marikina Heights. O sino po dito ang nag-memorize? Dalawa sila. Okay. Praise God. Sino aba mag-ina, daughter and mother and daughter? Sino ang mauuna? Ah, sige. Okay. Dito kayo, sister, para makita kayo ng camera. Yan. Dito. Dos Maray na Aldaw sa inyong lubos. Ako po ay mag-memory verse ng Mateo 6, 26 to 30 sa Bicol na dialect. Wow. Tatapusin po yun ng mother ko from 31 to 34. Masyadong mahala. Kasi po masyadong mahaba. Game na po kayo. Kasi po ako hindi pa eh. Hindi po, joke lang. Umpisa na po natin. Mateo 6, 26. Hilingan nindo ang mga gamgam na naglalayog, daisin dan nagtatanong, ni nag-aani o nagtitipon, ning kakanon sa mga harong-harong. Alagad, pinapasandakan dawa kayo sa gubing, sa isa'y sa indo, ang makakapaghatid, ang makakapalawig ng kansiyang buhay. Dawa sarong, minuto sana, tadaw tatid, mananahadik, gunyan, gubling, hilingan ninyo ang mga nagtatalubo, ninyong-linyong kaumahayan, dai sila nagpapagal, ning kakanon sa arong-arong. Alagad, sinasabihan ko kamo, dawa ni Solomon sa bilog niyang kamura hawayan, daipa nagigubingan konsaro ninging mga alagad. Last verse po sa akin. Gunugubingan ngani ning Diyos ang mga duot na buhay. Ngunyang alagad, kayo pa kaya ang dainiya gubingan? Mga maluya ang tagtubod. Oh, amen! Tama ba, Pastor Jean? Matthew 6, 31 to 24. Sobra na po ang kaba ng aking dibdib. Sabi po, ng March 6, 31, ang sabi daw po, daika mo magparaha dit kan sa indong kakaunon. Iinumon, o kaya gubing. Ini ang mga pigpaparaha aditan kang mga pagano. Aram kain sa indong Panginoong Diyos ang gabos na mga bagay na kaipuhan nindo.
ano ba yun? Kaya, sabi pong gano'n, eh, kaya inuton ngo na nindo ang kakmo ay paghadian ng Panginoong Diyos at ang gabos ng bagay ay itatao sa indo. Amen! Daika mo magparaha dit ng magtaika mo magparaha dit dapit ngunyan dahil ang lahat ng yan ay ibibigay sa inyo ng Diyos. Tandaan ninyo ang daika mo magpara problema ng ngunyan na aldaw, ipaubaya natin sa Diyos ang lahat. Ito po ang salita ng Diyos. Amen. Amen! Praise God! Beautiful! We are encouraging you to memorize verses from the Bible. Amen! Hindi po ba ang ganda? Ang ganda, di ba? Sino sa hapon? Sino? Sila din. Praise God! So we are encouraged and challenged to memorize the Bible. Di ba? Next time, yung mga nag-recite, we still have from now on until forever. Somebody will be reciting. So you start memorizing. Next time, we will not assign. What I do is just, I just stand here and our topic for today is the way of the kingdom. Can you please recite the verses? Matthew 6, 25 to 34. And you'll just be ready to just come up and memorize and deliver. Amen? Is that good? Amen. So, brothers and sisters, we are continuing with our series on the Sermon on the Mount. Kaya lang oh, sabi ko kay Mabel, huwag ka nang magpapatotoo dahil I just want to have a brief review. What have we taken for the last, how many months? 7, 8. This is our 8th month. Sige, Jel. Okay? So, we started with our series on the Beatitudes or Flourishing. Sermon on the Mount, God's Everyday Kingdom. Number one, we took up, blessed are the, or flourishing are the, decide, poor in spirit. And then followed by, blessed are the, flourishing are those who mourn. Flourishing are the meek. Flourishing are those who hunger and thirst after righteousness. And then flourishing are the merciful, the pure in heart, the peacemakers, and those who are persecuted for righteousness' sake. These are the attributes, amen, and the attitude of kingdom people who will be flourishing in their lives, who will be blessed, amen? So this is what we endeavor to develop. Then our next series was the way of Jesus. In this series, we have taken up salt. We are the salt of the earth and light of the world. Naalala pa ba ninyo yon? And then Jesus came, Christ came to fulfill the law. So if we believe in Christ, then we have the power to follow and obey His commandments. Then we took up anger. How do we deal? Jesus is showing us how to live a truly righteous life in the eyes of God, not in the eyes of the Pharisees or the people. Okay, how to deal with anger, how to deal with lust, or ano yung pangangalo niya, how do we look at divorce, and then oaths, panunumpa, hindi tayo dapat manumpa, and then we should not be retaliating. Amen? Di tayo dapat nag-retaliate. How do we love our enemies? How do we give to the needy? And why? And why do we have to fast? So that is the series on the way of Jesus. Now we are beginning. We have started a new series last Sunday and we call it we have also completed the Lord's Prayer. We have a lot of revelations on Jesus' teaching on how to pray. We have taken up what it means to be when we pray, our Father in heaven, your kingdom come, thy will be done. The third day, our daily bread. Why should we be praying for our daily bread?
How should you be praying for forgiveness of our debts and sin? And the last one, lead us not into temptation. Those are how many Sundays already. Now, last Sunday, we started a new series on the way of the kingdom. The way of the kingdom is different from the way of Jesus. The way of Jesus is teaching us how to be more Christ-like in our everyday life. This is how now do we maneuver, how do we figure out, how do we live in the kingdom of God? Wherein, dun sa kaharian ng Diyos, Jesus is the king. Amen? There is a kingdom manifesto. He is the ruler. He is the sovereign king. Siya ang ating hari. Amen? Kanina, kayamanan ko. The first lesson was treasures in heaven. We gather treasures in heaven, not treasures on earth. You know, when we were singing, when we said, kayamanan ko, ang sambahin ka. It's my kayamanan? Nope, kayamanan is riches. My wealth, it's my wealth to worship you. What does that mean? Remember, if you have a revelation that every time you worship God, amen, you will receive riches, then every one of us will be worshiping every day. Amen. Amen. When you worship God, you are rich. Amen. Those who do not worship God, you are poor and you will remain poor forever. And worship is not just singing. Worship is offering your body as a living sacrifice to do the will of God and to spread His kingdom. That is worship. It is a reasonable form of worship that every day we glorify God in everything we do, in thoughts, in words, and in deeds. Amen po. We are not just here on Sunday to worship. This is where we were being filled with the Word of God and with the presence of God, so that all throughout the week we are able to worship Him in spirit and in truth. Amen. If you know in your heart and your mind that every time you worship, you are being enriched, you worship every minute. Kayamanan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Yun ang topic natin last week. Jesus is the pearl of great price. You will give up everything just to take Him. Yun ang ibig sabihin. So when you are here on earth, we let treasures in heaven. What are the treasures in heaven? Our worship, our service, our fasting, our sacrifices, our giving to the needy. The souls we bring to the kingdom are those precious to the heart of God. Those are our treasures. We don't lay up treasures. It doesn't mean that it's not good to lay up treasures on earth. We need that to expand the kingdom, but we will not be trusting on those treasures, but we will be trusting on that someone who lasts forever. And that is the Alpha and Omega, the beginning and the end, so that when you belong to His kingdom, you are truly rich. Amen. Yun po ang dapat nating maunawaan. We cannot set aside God for the sake of our jobs, because we need Him to be successful in whatever we do. Amen? Kailangan natin ang Panginoon para maging matagumpay. Hindi tayo yayaman kung wala tayong tunay na kayamanan. At ang tunay na kayamanan ay si Jesus. Amen. He is the pearl of great price. He is the darling of heaven. Amen po. Amen. Ibig bang sabihin, Pastora, hindi na ako mag-asawa ng kayamanan dito sa mundo? Pwede kang mag-ambisyon ng ganun, pero huwag kang dumipende doon. Tama? Okay. So, ito po yung mga susunod na topic natin. By the grace of God, we will be finished in September. So, today we are going to take up anxiety. How do we deal with anxiety in the kingdom of God? Judging others. How do we seek? Why? How do we ask, seek, and knock? What's the golden rule? Do unto others what you don't want others. Do unto you, do not do unto others what you don't want, do unto you. False teachers, mga bulaang propeta, how do you recognize them? And then, how to build your house on the rock? Paano kayo
paano mo itatayo ang iyong tahanan sa bahayan? Sa bato, hindi sa buhangin. Siguro may dapat bato sa buhangin. Amen. Hindi yun, hindi yung kakantahin. Okay, are you ready? So last week, Pastor Ian took up, lay up for yourselves treasures in heaven. Where moth and rust does not destroy. Na hindi masisira ng mga bagay na yan. Amen. But lay up for yourself treasures in heaven. Ngayon po, tayo ay dadako sa susunod na pag-aaral natin. Ang title po natin ay Do Not Be Anxious. Sa Tagalog, huwag kang mabalisa. Di na ako mababalisa. After this, no one of you will be anxious. Amen? Wala nang ma-anxious, wala nang magkakaroon ng anxiety. Okay, let's read our text again. Matthew 6:25 to 34. If you can read, please read with me. Therefore, I tell, remember, there is a therefore. What is therefore? Yung sinabi niya, do not lay up for yourselves treasures in heaven. Amen? Therefore, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Amen? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And, sabi niya, are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you? Oh, you of little faith! Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Amen? But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all of this will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious of itself. Amen? Sufficient for the day is its own trouble. Instead of you being anxious about tomorrow, let tomorrow be anxious of itself. And four times in these verses, Jesus said, don't be anxious, don't be anxious, don't be anxious. Huwag kayong mabalisa sa isusuot, sa kakainin, sa dadalhin. Huwag kayong mabalisa sa inyong anak. The Lord Jesus said in Isaiah 54, the Lord, your children will be taught of the Lord. Amen? Huwag kayong mabalisa sa inyong asawa. Huwag kayong mababalisa. Huwag kayong mangangamba. Amen? So let's just go over it briefly. What do we want? What is anxiety? Okay? Ano ba ang pagkabalisa? Basahin natin. Anxiety is the feeling of worry, pag-alala, nervousness, hindi nervyos, unease, hindi mapakali, typically about an imminent event or something with an uncertain outcome. Anxiety, napabalisa ka sa isang bagay na hindi pa dumadating. Iniisip mo pa lang. Ano yung mga synonyms ng anxiety? Worry. Ano ang worry sa Tagalog? Nag-aalala. Concern, nagmamalasakit lang kasi ako sa anak ko, kaya ako nag-aalala. Apprehension, ano ang apprehension? Nangangamba. Nangangamba ako. Uneasiness, hindi ako mapakali. Edginess, parang yung puwit mo, hindi maano. Stress, di ba? O dito, alam natin ang stress. Nai-stress ka. Fearful, natatakot. Fretful. Ano ang fretful? Naiinis yung, ano ba yun? Aligaga. Aligaga. Agitation. Nasusundot. Agitated. Ay, parang may nag-ano sa'yo. Agitated. Nervousness.
Tenseness. Ano ang tenseness? Alam mo, ang isang bagay na tense, banat. Napabanat ang pangunawa mo. Tense ka. Amen? And suspense. Nakasuspended ka. Ano kaya nangyari sa kanya? Amen? So those are the synonyms of anxiety. Pagka hindi po natin masyadong maintindihan, mag-attend ho kayo mamayang hapon, Tagalog po ha. Amen. Sisikapin ko mag-Tagalog, pero mas maganda sa Ingles. Next. Anxiety is on the rise. These days, every one of us, we are anxious for reasons. But, praise God, we don't have an anxiety disorder. Amen? May nababalisa tayo paminsan-minsan, pero hindi tayo may sakit ng anxiety. Kasi iba na yung meron ka ng sakit ng anxiety, kaysa yung ikaw ay paminsan-minsan nababalisa. Hindi po ba? Sabi nga natin, and this is the reason why there's widespread sickness among us. At ang pinaka-prominent, one of the more prominent expression of anxiety in a person is allergy. Sino dyan ang nag-allergy? Yes! Allergy! Yung mga ang dami-dami mong lumalabas na kung ano-ano dyan, natetense ka, nagkakaroon ka ng stomach cramps, yung mga symbol ng stress, insomnia, all those things, they are all byproducts of anxiety. Amen? Naniniwala ba kayo? The expression is it horrible, horrible. Physical, emotional, relational problems is due to anxiety. Jesus knows this. That's why he kept telling us 4 times in those verses, don't be anxious, don't be anxious, don't be anxious, don't be anxious. Kaya gagawin natin dahil sinabi niya, dahil sinabi mo, hindi ako mababalisa. Sinabi mo, Lord, hindi ako mababalisa. Amen? Kaya sabi niya, oh, you of little faith. Kaya kayo nababalisa. Amen? Anxiety is the modern plague. Kung merong salot na nangyayari ngayon dito, plague is salot. Hindi mo nararamdaman na infect ka na pala ng anxiety. Okay? Today, anxiety disorders are the most common mental illness, sakit sa isip. Sabi mo sa katabi mo, praise God, wala kang sakit sa isip. In the world, in all cultures, not only among the Filipinos, the Australians, the Americans, all over the world. The World Health Organization say that almost 300 million and increasing people have an anxiety disorder. Disorder na yun, nasakit na yun. The 24% increase in suicide rate from 1999 to 2014 is due to anxiety disorder. Kaya ang daming kabataang nagpapatiwakal, ang daming mga a lot of the men, they are leaving their families and their wives because of anxiety. They just don't know how to take their family to the next level to meet the expectation of their family members. Hindi nila alam kung paano nila tutuganin ang mga pangangailangan, ang mga dinidemand ng kanilang asawa, yung mga anak. Kaya ang ginagawa na lang para hindi na lang sila mariribukan, mariro. Aalis na lang sila. This is a real, real problem in our society. And years ago, almost over 2,000 years ago, alam na ito ng ating Panginoong. Everyone is anxious, depressed for a reason. Aminin nyo, tama? Yung iba sa inyo, yung iba, for example, ako na pagharap ko sa salamin, naku, dami ko ng kulubot, Lord, magpapabotox. Naku, lumalabas na yung aking. Kahit anong gawin mo, di ba? Ano kaya kakainin ko? Naku, tumataas ang aking blood pressure, yung aking sugar, yung aking ganon, yung aking ganyan, yung aking asawa, yung aking anak. Minsan iniisip pa natin, mga tumatanda, naku, pagka kaya tumanda ako, aalagaan kaya ako ng aking anak o dadalhin ako sa home for the aged. My goodness. Imminent problem. Amen? Aminin nyo. I pray, Holy Spirit,
that you reveal to us the things that makes us anxious today. And in the name of Jesus, we just want to lay it to your altar this morning. In Jesus' name, amen. Alam niyo ba, one of the manifestation that a person is anxious, tawa siya ng tawa. That's true. Yung mga tao na anxious, tawa sila ng tawa. Di ba, Nancy? Kasi tawa. That is their outlet, to laugh. Okay. Next. Bibilisan ko lang kasi communion na. Causes of anxiety. There are three causes of anxiety. Number one, the traditional causes. Number one, if you have a poor health. Di ba, pagka palagi kang nagpapadoktor, may cancer ka, may kidney problem ka. Di ba, na nag-aalala ka? Anytime, pwede kang mamatay, di ba? Yun, poor health. Yung iyong kalusugan. Number two, difficult relationship. You're having a problem with your family, yung husband mo, magdi-divorce, violence and abuse in the family, neglect, abandonment, lahat ng mga problema, o yung BFF mo, yung ganun, nagtaksil yung boyfriend mo, all those things. It causes you anxiety. Not only that, in the workplace, relationship, in the church, in the workplace, all relationships. Mainit na yata dito. Number two, poverty, unemployment, work stress, exposure to violence, trauma, and conflict. Ang daming pwedeng panggalingan ng anxiety sa buhay natin. Kung ikaw ay sundalo, kung ikaw ay police, kung ikaw ay construction worker, kung ikaw ay exposed, lalo na ngayong panahon na to, it's so hot. If you are a construction worker, you fear for your life when you are exposed to extreme heat. Hindi po ba? Yung mga ganon. A general sense of lack of control over your own destiny. And that is the main reason for anxiety. You know that you have no control of your tomorrow or your future. Now, if you consider what is happening to you today and you consider tomorrow, sometimes I worry about my grandchildren because of the environment. I've been telling you, it's so hard to raise up children in our times today. Hindi po ba nung unang panahon, titigan mo lang yung anak mo? Susunod na? Ngayon, tititigan ka lang? Wala ka nang, wala ka nang magawa? Amen. Hallelujah. Okay. Number two. Naiintindihan naman ninyo. Hindi ko na kailangan expound. Because the Ramites are intelligent people, right? Oh, yes. Number two. Modern technology. There is a 24-hour perpetual connectivity. You know, even if you are about to sleep, you still work because people will call you. Amen, i-message kayo, i-viber kayo, kung ano-ano kayo, you are forced. Imbes na makapagpahinga ka na, sasagutin mo pa ang cellphone mo, di ba? Multitasking, it requires you to multitask. There is an increasingly emotive news alerts and doomsday scenarios! Lumindol sa ganito, lumindol sa ganon. Ding, ding, ding. Pagka yung merong baha, magri-ring ang cellphone mo, natutulog ka na. Ano yung ring po ng NRD? Ano? NRMDC? Wala ka ng kapahingahan. Grabe, ang internet connectivity. Almost every appliances in our houses will be connected to the internet, fueling fears of identity theft, data hacking, phishing, grooming, and trolling. I will explain those to you, but before that, I remember my grandchild, si Gabby. Nag-jeb siya sa CR. Nag-flush mahina ang tubig. Bakit mahuni ang tubig? Kasi ate, mahina internet. Hindi nag-flash yung CR kasi mahina ang internet. It's so funny. Hallelujah. Amen. Okay, what is identity theft?
Identity mo, ikaw, ako, si Pastora. It is the use of a person's private data for financial gains over the internet. For example, news. Gagamitin nila ako. Kunyari ako yun, my face, my voice. Gagamitin nila yon, ako ang nagsasalita. Ordering someone, okay, ito yung aking bank account, di mag-withdraw ka, ganito, ako na ino-authorize ko si ganito. Or my credentials. Nanakawin nila. They will steal your private qualifications. Nakukuha ninyo, identity theft. And they are so good, they can use you, mimic your voice, your appearance, and then isu-superimpose nila on something. Then, that's it. Parang ikaw yung nagsasalita. Ako si Pastora says, mula sa araw na ito, sarado na ang rema. Wala na, hindi ako naniniwala sa Diyos. Pwede nilang gawin yun. Okay. Hindi ko yung gagawin. Data hacking. Tama ba yun, mga techie? Technopit. Data hacking is when you alter a system or a security feature of a system. Na-alter nila or tinatangga o pinafalsify nila by falsifying, mimicking a site, or cracking a password. Kinakrack nila yung password mo. Or ang purpose nila to steal or to destroy someone. Pagka nakrack ang password mo doon sa BDO account mo, goodbye money. And those are the causes of stress. Amen? Number two, phishing. Phishing. Ayun o, phishing. Pronounce nyo nga. Parang fish, no? Phishing. What is phishing? When you send emails or create web pages designed to collect an individual's online bank, credit card, or other login info. Nanakahawan yung online na account mo sa banko or yung credit card mo. Amen? So magagawa sila ng mga web pages. I remember one time, yung account ko dito sa Robinsons. Isang araw, tinatawagan ako ng manager. Nag-withdraw daw ako ng 900,000. Ha? Saan ko dinala? Dinala daw po nyo sa poultry, ha? Wala naman akong ganun-ganun. That was years, years ago. Alam mo yung manager na yun na ilipat ibang bangko, binayaran nila sa akin. Kasi wala naman akong ano eh. May nag-send sa internet, ginaya yung aking pangalan, yung aking email address, nag-email sa kanya, pero and yet still, kahit nag-email sa kanya at nag-release siya ng pera, dapat nagpapirma siya. Hindi siya nagpirma. O di binayaran niya sa akin. Ang dali nilang gawin, and that was years, years ago. Eh ngayon, mas modern na ngayon ang ating technology, mas mabilis. That is phishing. Okay, number three is grooming. Oh, alam niyo, good grooming, di ba? Grooming is when someone builds an emotional connection with a child or a young person. Sinisidyos ka, pinapakagat ka. He is building an emotional connection to gain his trust for the purpose of sexual abuse, sexual exploitation, kaya nga may cyber sex. Amen? Or trafficking. It can be done online, or it can be done face-to-face, or it can be done through a member of your family. Get? That is grooming. Ang dami nyo natututunan ngayon, ano? So, hindi na lang yung grooming, yung mag-good grooming ka. Iba na ngayon ang ibig sabihin ng grooming. And the last one is trolling. What is trolling? Trolling is when you quarrel online. Marami ditong nagtotroll. When you post controversial issues. Or by posting inflammatory or off-topic messages or controversial issues. Sa forum ninyo, sa chat group ninyo, or sa blogs ninyo.
to provide or to provoke readers to display emotional responses. Amen. So minsan, hindi mo alam, ano ka, ito yung mga causes ng mga stresses sa ating generation. That's why we say, sabi niya, the computer brings with it daily worrisome hassles that include crashing hard drives, forgotten password, the frustration of daily transaction with gadgets when all we'd like to speak is to a real person. You're calling your bank because of your credit card. If you're, when you're, press one, press two, press three. If you are looking for the press four, press five, di ba nakakainis? It's so stressful, you will spend hours and hours on the telephone. When, kung samantalang ang gusto mo lang gawin ay may makausap ka na tao. Puro voicemail, puro ganon, nakaka-stress. Ba't kayo nakaganyan lahat? Nakaganyan kayo lahat sa akin. Hindi ba? This is our reality today. Next. Then, number three is the social media related to the internet connectivity. The social media, FB, Twitter, Instagram. Most youngsters under the age of 20 will never have lived without the curse of social media. True! Social anxiety. Ang mga bata, ang liliit pa, nakalagi nakatingin sa screen. Anong gagawin natin doon, mga magulang? Ilimit. Masisira ang kanilang kalusugan. Besides, ang dami-dami nilang nakukuha doon na hindi tama. So, the curse of social media is social anxiety. Amen? Ano ang ibig sabihin ng social anxiety? For example, ako high school, ako nakita ko, uy, si ganun, 18 years old pa lang, milyonaryo na siya. I can be like him. Pagka hindi ako nag-measure up, I will be depressed. I can look better, I can do better, I can go to more places. Di ba? Pwede ko rin gawin yan. So, anong nangyayari sa mga kabataan? Nai-stress sila. Hindi po ba? Yun na lang magkaroon ng gadget. Kasi ganito, may magandang gadget. Ako ito lang, Nokia. Di ba? Naunawaan po ninyo ako. Di ba, minsan niniisip mo, mabuti kaya bumalik na lang tayo sa simpler times. Kaya mas gusto na namin ni Bossing nasa Isabela kami. Hallelujah! Praise God! Hindi po ba? Sabi niya, youngsters count their social success in terms of metrics such as the number of friends they have on sites, yung mga nag-like sa Facebook. Pagka hindi ka nag-like, kaaway ka na niya. Pagka konti lang ang like niya, na-depress na siya. Diyos ko! Grabe naman yan! Not the number of genuine confidence they have, confidence who would be true friends in times of difficulty and needs. That's why don't believe on Facebook. May naglalagay pa doon na, wow, sweet na sweet silang mag-asawa, but in reality, para silang aso't pusa. Tama si Sid. Hindi po ba? It is a deception. Ang kailangan natin ngayon ay totoong mga kaibigan, kahit yan ay tatatlo lamang. Amen? Millennials are the most anxious generation. Amen? Dahil sa influence ng lahat ng bagay na ito. Okay, next. That's why Jesus said in Matthew 6:25, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food? Ano ang mas mahalaga? Itong damit na ito, itong iikaw na ito, itong relo na ito? Ba't ka nag-aalala dyan sa mga bagay na yan? Yung mga kakainin mo, huwag kang mag-alala dyan. Mas mahalaga ang buhay mo. Saan pupunta yung buhay mo? Saan pupunta yung kaluluwa mo? Bakit yan ang pinagkakaabalahan mo? Amen? What is therefore? Sabi niya, therefore, I tell you. What is there? Pagka mayroon sa Bible naglagay na therefore, merong pinanggalingan yan. What is there
4. Ito ang sinabi niya sa Matthew 6, 19 to 20. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Kung kayo daw ay nag-aalala sa pagpapayaman, pag-accumulate ninyo ng fame, material things, lahat ng mga bagay na yan, lagi kayong mag-aalala. Why? Because those things don't last. You cannot lean on those things. Amen? Next slide. What you treasure most is what you lean on or what you are trusting on. What you treasure most determines your outlook and it shapes your life. Kung ano ang pinapahalagahan mo, ito ang sandigan at sandalan mo. At dito ka nagtitiwala. Kung nagtitiwala sa kakasa, kung pinapahalagan mong sobra ang kayamanan, ang status mo, dito ka nagtitiwala, ito ang sandigan ng buhay mo, ito ang nagbibigay ng balangkas at kahulugan sa buhay mo. Pera. Kung wala ka ng pera, wala ka na. Wala ka ng identity. Ang outlook mo, ito na ang nagdedetermine. If you trust on something that go away, that will not last forever or is unworthy, you are leaning on something that cannot carry you. Then you'd be anxious. Amen. Why? Money can get you many things, but it guarantees nothing. Look at Job. In one day, everything he has was gone. Isang araw. But praise God, Job was not leaning on his riches. He was leaning on God. Even when the Lord put on boils all over his body, yung isang kapatid ko, isang pigsalang, na hospital ng tatlong araw, inopera. Isang pigsalang yun, sabi ko sa kanya. Eh ano kaya kung puro pig sa buong katawan mo, yung mata mo lang wala. Ganon nangyari kay Job. Pero sabi ni Job, even if he will slay me, I will trust in him. Amen? Huwag tayong magtiwala sa katanyagan natin, sa pera. Huwag tayo doon magtiwala. If you are leaning on those things, they can't carry you. Amen? And they will go away. Fast. Kung ikaw nga, marami kang pera, biglang ang dami mong kamag-anak na darating, sa isang linggo, ubos pera mo. Di ba? Okay, next. Naintindihan nyo, tama? Okay. Only God who remains the same from age to age is worthy of our trust and confidence. And most importantly, wealth cannot be taken beyond the grave. Amen? Upon death, every man will stand barren and empty before the throne of God. Only those who clothe themselves with the righteousness of Christ will be spared from eternal torment. Only those who put their trust in God will truly know what it means to be rich and to have their portion filled forever. If you trust in God, mawala man lahat ng yan, you are still happy. Hindi naman yung be happy, don't worry, be happy, hindi yung ganun. But because in you have God, you have the true riches inside of you. And you belong to the kingdom of God. Amen. That's why Jesus said, what are you seeking? Are you seeking after these things or are you seeking after me? I am the true pearl of great price. When you have me, you have everything. You have wisdom. You have strength. You have strategy. Amen? You have the way. You are living on a highway. His thoughts are not your thoughts. You are living on a different level that no one, the devil, cannot touch you. Si God lang, si Jesus lang ang tunay nating kayamanan. So if we have Jesus, we don't have to worry. Next. Romans 3:32, He who did not spare His own Son, God who did not spare His own Son gave Him up for all of us, how will He
not also Him graciously give us all things? Isipin mo na lang kung ibinigay niya niya ang the best sa'yo, bakit hindi niya ibibigay yung hinihingi mong pagkain? Diba? Ganun lang yun eh. Amen? And Romans 5:8-10, but God shows His love for us in that while we were still sinners, makasalanan pa nga tayo, minahal na niya tayo. He died for us. Christ, since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved. Salvation, yun is sa lahat ng bagay. By Him from the wrath of God, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Amen? Next slide. Three things that contribute to our anxiety. I'd like to just briefly discuss this. Why are people so anxious? Number one, they are in ingratitude. They are not thankful. Hindi sila marunong magpasalamat. Amen? Ingrato. Walang utang na loob. Hindi marunong magpasalamat. Pangalawa, they are forgetting the goodness of God. Do not forget God's goodness in your life. And number three, unbelief or lack of faith. Bakit nakaka-anxious yon kung hindi ka mapagpasalamat? Okay, next verse. Ingratitude or lack of thankfulness. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ for you. If you don't have food on the table, you thank God. Lord, you are my provider. Amen. I'm praising you now because you are able to provide for me. Kahit wala pa ngayon, mamaya meron na. Mamaya may kumakatok, agpadigo. Amen. Magbibigay siya ng pagkain. 2 Corinthians 2:14, now, in your present situation, you are lacking, you are anxious, you are worrying. Thanks be to God who always leads us to triumph in Christ Jesus. Amen. Sa lahat ng circumstance. And then, Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. Kahit ikaw ay may sakit, huwag kang mag-alala. Magpasalamat ka. E paano po pagka namatay ako? Pag nagpapasalamat ka, nagpupuri ka, nagre-rejoice ka, you will enter the pearly gates of heaven rejoicing and singing. Kaysa yung pumasok ka sa pintuan ng langit na nakalugmog, hindi mo naman ako pinagaling. Hindi mo ba alam na pagka namatay ka, wala ka ng sakit, ang saya doon. Naniniwala ka ba na ang langit ay masaya at maganda? Eh, ba't ayaw mong pumunta doon? Hindi ka naniniwala. Huwag muna ngayon. Kayo talaga. Do not be anxious about anything but in everything. Ano daw gagawin mo? By prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be known to God. Not your husband, not Bombay, not the hospital, not your neighbor, not your pastor. Be known to God. And the peace of God, the shalom of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen? Be thankful. Wala kang pera. Thank you, Lord. Naku, wala akong isusuot. Meron kaming ano. Thank you, Lord. Amen? Dahil kahit wala akong magandang isusuot, malusog ako. Di ba, tingnan mo yung katabi mo, malusog. Sobra. Hallelujah, di ba? Okay, next. Sabi niya, basahin, in your anxiety, go to the one who controls your future. Your life is not up to you and your future is not. Ang ting kaya tayo kasi nag-aalala, kasi akala natin, kontrolado natin ang ating bukas. Hindi natin kontrolado ang bukas. Hindi natin kontrolado ang mangyayari mamaya. Wala tayong control. Bagka ba nag-aalala ka, magbabago yung ano, sitwasyon? Hindi. Di ba? Sabi niya, next. Sabi niya, the only thing you can control is
your response to the things you cannot control. Kung hindi ko makontrol tong lindol na ito, tong bagyo na ito, ano ang aking tugon? Ano ang tugon ko? Manalangin. Huwag kang, alam mo na ano, mag-safety, ano ka naman? Mag-safety ka. Ay, basta mananalangin lang ako. Eh, gamitin mo naman ang isip mo. Ang lakas-lakas na ng lindol. Diba? Nandun ka pa sa ano, mag-ano ka na, pumunta ka dun sa labas or whatever na hindi ka madaganan. Gamitin mo naman ang common sense. Amen? Eh, sabi mo, Pastora, manalangin. Wala na akong ibang manalangin. Diba? Do what? Gawin mo ang kaya mong gawin, then leave the rest to God. Next. So, yung tugon, ang mahalaga. Worry is praying for what you don't want. Sabi, bring your petitions by prayers and supplication. Naku, nag-overnight prayer. Pero sa pag-overnight prayer niya, nag-fasting pa. Lord, talagang nag-aalala ako. Tulungan mo naman ako, hindi mag-alala. Hindi ka naman nag-pray. Nag-reklamo ka lang kay God. Amen? Hallelujah. May kausap ba ako? Amen. Worry is praying for what you don't want. Yun daw ang pag-aalala. Ang pag-aalala ay pananalangin ng ayaw mo. Lord, baka maging ganito yung anak ko, baka maging ganyan yung asawa ko, baka kung nasaan na sila, baka nalumubog na yung barko niya, baka kung ano, baka yung aeroplano, baka yung ganun. Turn your anxious thoughts into prayer. Present them to God who controls all things. Amen. Next. Number two. So, mahalaga yung thankfulness. Amen? Magpasalamat tayo kahit ano ang kalagayan natin. Huwag tayong mag... Kasi pag nagpapasalamat tayo at nagpupuri, alam nyo, dumadating ang presensya ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng aliw. Binibigyan... Pagka nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos, nag-create tayo ng channel. We are creating a channel by which the grace and the wisdom of God will flow to us. So, bibigyan niya tayo ng idea. Bibigyan niya tayo ng thought na mag-aaliw sa atin. Or, sasabihin niya, huwag mong alalahanin yung anak mo. Nandun lang siya sa kanyang uncle. O nandun lang siya, ganun. Amen? Okay, so, instead na mag-alala ka. Number two, forgetting God's goodness. Pagka kinalibutan na, sabi sa Psalm 110, 103, verse 2 to 5, bless the Lord. Basahin niyo. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagle. Huwag mo daw kaliligtaan ang Panginoon. Amen, ang ginawa niyang kabutihan sa iyo. Amen? Next verse, sabi niya, ang daming ginawa ng Diyos sa'yo na mabuti. Kaya alalahanin mo yon instead na mag-aalala ka. Bibigyan ko kayo ng isang instance. Hindi ko to ngayon lang malalaman to ni Bossing. Nung uuwi kami ng nanay ko sa Isabela, kasi nagpipilit umuwi, sabi ko, magbabas lang ako. Masama na ako, kaya ko nang magbas. Sige. Dise excited umuwi. Excited umuwi sa excite. Palis na kami kasi 9:30 ang aming bus. Palis na kami ng 8. Umaga pa lang naka-impake na. Alam mo, matatanda, di ba? Pagka 89 years old ka, gustong-gusto mo umuwi sa bahay mo. So dahil siguro sa excitement niya, nung palis na kami ng 8, kumakain si Bossing. Aba, kinuha ko ang blood pressure niya kasi pasakay na kami, papunta na kami sa bus. 203! Nagot, paano ka sasakay ng bus? 203 ang blood pressure mo. Sabi ko, nandun kami sa kwarto niya. Sabi ko, Lord, nung gagawin ko dito? Nakikita yung blood pressure. Pati tuloy ako na stress. Ako nga rin, kunan mo nga rin ng blood. 150 rin ako! Ako po, Diyos ko. Lord! Pagka ito nalaman ni Bossing, walang makakalis sa amin. mag-8 o'clock na. Mag-pray tayo. Pwede to. Alam mo, ang ginawa ko, binigay lang sa akin ni Lord.
Panginoon, napakabuti mo. Itong blood pressure namin, ito ng nanay ko, maaalis bago kami umalis. Inanumerate ko sa Panginoon all the times na iningatan niya ako. Noong wala pa ako San Miguel, nasa PBSP ako, buntis ako kay Chris Lord. Nag-fieldwork ako sa Pangasinan. Babangga yung minibus namin. Sa kami, nagkakarera kasi ang mga minibuses doon sa Pangasinan. Ako yung nasa harap, buntis ako kay Chris. Nakita ko na lang babangga yung minibus na sa minibus nila. Pumikit na lang ako. Pagdilat ko, buhay pa ako. Lord, in-spare mo ako. That time, di pa ako born again. Nag-fieldwork ako sa Marawi. Pupunta ako sa Iligan, coconut oil mill. May sakit si Chris. Ang taas ng lagnat, bata-bata pa. Hindi ako nakaalis kagad sa bahay dahil nilalagnat nga si Chris. Iiyak ako nung umalis ako. Nahuli ako ng eroplano. Naiwan, bumagsak yung eroplano. Nag-fieldwork ako sa San Simon, Pampanga. Nag-enkwentro ang NPA at mga military. Nandun kami sa Pilapil. Sabi ng mga tao, tapa kami lang sa Pilapil. Hindi ako tinamaan ng bala. Nag-fieldwork kami, wala pang Boracay, nandun kami. Lord, inisa-isa ko ang kabutihan mo at pagliligtas mo sa aking buhay. Meron pa akong misyon, napakabuti mo, hindi ka kahit minsan. Nung ako ay operan sa puso, hindi ako na-operan. Nung ako ganito, Lord, alam mo, wala pang 10 minutes, parehong mababa ang blood pressure namin. Amen. Eh si Bossy, hindi niya nahalata. Dinala ko pa rin yung blood monitor. Para pagsakay namin ng bus, makuha ko uli ang aming blood pressure. God is good. Pwede mo siyang sandalan, siya ang iyong sandigan, siya ang iyong kalalak. Huwag mong ikakalilimutan. Pag kinalimutan mo, engrato ka. Next slide. Tatandaan po ninyo yun. Walang mahirap sa Diyos, walang totoo yung kinakanta natin. Hindi yun mir na kinakanta mo lang. Kung kantahin mo nang may faith ka sa puso mo. Nung makita ninyo ang bio, if you read Psalm 106, simulan ninyo, hindi natin babasahin kasi mahaba. Psalm 106 verse 1 up to dun sa huling verses, makita mo yung hanggang 12 part, Israel was praising God for His goodness. And then there was a shift in verse 13, nung kinalimutan ng Israel ang kabutihan ng Panginoon, nagkaroon ng downward spiral sa buhay, katulad din yan ng buhay mo. When they forget, when they did not remember the goodness of God, anong nangyari sa kanila? They stopped waiting for God's counsel and advice, naligaw sila. They struggled with lust and desires for things outside of God's presence, na-defile sila. They struggled with envy, nag-divide-divide sila. Tingnan mo, yung kaharian, nag-divide-divide. They traded worship for God for worshiping idols and material things. Number three, they despised the place God provided for them. Dinispise nila ang Canaan, the land flowing with them. Hindi mo makikita yung prosperity na dinadala sa'yo ni God. They became complainers. They stopped listening to God's voice. They begin living among the heathen. They focused on their own work instead of relying on God. And they invented their own way. When you stop remembering the goodness of God, you will be blinded and the presence of God will not come in your life. That's why you begin to be anxious, anxiety, stress, uneasiness, edging, hanggang sa mag-suicide ka na lang kasi wala ka ng hope. It all started with not remembering God's goodness and not thanking Him. And the last one, unbelief. Jesus said, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more of value than they? And which of you by being anxious can add a single hour of the span of his life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. Amen. Hindi ka mag-aal sa atutun mo. Ang dami nga dyan sa okayo kayo. 5 piso lang yan. Ganda pa. Imported pa. 5 piso lang. But if God so clothes the grass of the field, nasa nagsusot yun? Kung puti ang buhok mo, mistisa. Opa, ang ganda. Tapos may kinang-kinang pa. Labhan mo lang. Oh. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive, and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you?
Oh, you of little faith. Jesus is not angry when he told them, oh, you of little. He was empathic. In-emphasize lang niya ito. Finorse lang niya ito. He is sad. Why? Because you are not trusting him. He's not mad at you. Naaawa siya sa iyo. Because if you live in worry and anxiety, you will not enjoy your life. Amen? Next, ayaw ng Panginoon. Worrying accomplishes nothing at all. Number two, worry is a false belief that you can actually control your tomorrow. That is a deception. Amen? And next, anxiety is not worrying about the future, but trying to control the future. Worrying can change the future. It ruins your today. Sinisira niya ang ngayon. Kasi imbes na nag-e-enjoy ka, nag-aalala ka. Next, worry never robs tomorrow of its sorrow. It only saps today of its joy. Sabi ni Leo Buscaglia. He is an American educator. It robs you of the joy of today. Hindi mo ma-enjoy yung ginagawa mo, yung family mo. Next, one person overwhelmed with anxiety said, I wrote this because I want you to read it. I realized, sabi niya, I realized today that I've stopped living life. I'm literally getting to the next day just living in the thought of tomorrow. I'm not actually living. I'm just waiting for tomorrow, and I don't even know what I'm waiting for, and that makes me scared and anxious. Naghihintay ka na, hindi mo alam ang hinihintay mo. Anong kalukuhan yan? Amen? Next. Worry is a down payment to a problem you may never have. Why do you pay for a problem that it will not come? Nagsasayang ka. Gets? Parang paunang bayad. Sa isang bagay na wala naman. That's why Jesus said, if God clothes the grass of the field, is alive. Bakit ka nag-aalala? Amen? You cannot control tomorrow. Next. Matthew 6:31, therefore, do not be anxious. Again, therefore, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after these things, and your heavenly Father knows that you need them all. A Gentile is the one who does not belong to the kingdom. Hayaan mo silang mag-alala. Hindi nila kilala ang Diyos, kaya ayon ang hinahanap nila. Pero ikaw, meron kang Diyos na yan ang kanemanan mo. Look at the language of Jesus. Sige, basahin pa natin. Next. Anxiety is related to what we believe and trust in to give us joy and satisfaction in life. And these are the things that the Gentiles are seeking. But you, Jesus said, next verse, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will only be added. You don't have to work labor for them. You are a child of favor, not of labor. Amen? Amen? Sabi niya, therefore do not be anxious about tomorrow. Sabi niya, for tomorrow will be anxious of itself, sufficient for the day is its own trouble. Amen po? Amen. Ngayon, ang question ko, sino ang hinahanap ninyo? Go. What are you seeking? Kayo, anong hinahanap nyo sa buhay nyo? Saan nyo ini-spend ang karamihan ng oras nyo? Galing nyo? Lakas nyo? Seeking means pursuing, hoping, accomplish, aiming for, or ambition. To be clear, ambition is good. Amen? Pero kung ambition mo ay hindi sa Diyos, to the Greek philosophers, ambition of life is the supreme good. Ano ang supreme good mo sa buhay mo? Which do you consider as your supreme good? The answer for every one of us is what we fill in the blank. If only I had blank, that is my supreme good. I cannot imagine my life without blank. Amen? Hindi ko ma-imagine ang buhay ko nang wala akong pera, nang wala akong bahay na maganda, nang wala akong kotse, nang wala akong asawang pogi, nang wala akong ganun. Yun yung supreme good mo. Amen? Next, someone calls anxiety fear in search of a cause. Natatakot ka, I want to live my life for something, and I fear I couldn't. I want to leave this earth with all my relatives saved.
And I fear I cannot, they will not be saved. Parang ganun yun eh. So anxious ako about their salvation. I want to achieve something and I am afraid I won't. I want to have something and I'm afraid I can't have it. That is anxiety. Fear in search of a cause. Ayaw mo ang magsisave si God. Amen? Bring it all to the Lord. Next, are you seeking God? If you are not, then you are seeking after lesser things. Trusting on things that don't last and your ambition is too small. Kung hindi mo daw hinahanap ang Panginoon, napakalit ng ambition mo. Napakalit ng mga hinahanap mo sa buhay. Walang kwenta. Hindi naman sa walang kwenta, hindi masyad, hindi mahalagang bagay. If you seek anything less than what has been promised to you, you will experience anxiety. That's why when we were sinning, dahil sinabi mo, hindi ako mag-aalala, hindi na ako mag-aalala. Amen? Next. Ask yourself, is there less than Him, God, that I make more than Him, God, in my life? One that I make the supreme good other than God and His kingdom. Meron ba kayong hinahanap na mas higit sa Diyos? Then, magkakaroon kayo ng anxiety. Lalo na sa ating kapaligiran ngayon. Amen? Ang mga kabataan, kung wala silang smartphone, anxious sila. Hindi sila in. Next, today, worry is the most widespread and debilitating mental health problem in all cultures due to pressures of seeking after wealth, materialism, fame, and status instead of developing a meaningful philosophy in life, meaningful affiliations and relationships with one another as the most important pursuit. Pag ang pinakamahalagang hinahabol-habol natin at hinahanap ay ang ating Panginoon, ang kanyang kaharian at ang kanyang katawan, the church, yung iglesia, hindi tayo mag-aalala. He will take care of us. Last verse, what are the antidotes to anxiety? Thankfulness, remembering God's goodness, faith and trust in His word. Yung pananampalataya at masasandalan natin. Kaya sabi ko sa kanila, ikaw ang aking sandigan, kalakasan ko. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Did you learn something today? Let's all stand up and pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Worship team, halika kayo. Ika'y sandigat kalakasan ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us just be in the presence of God. And may I invite all the ushers to just prepare the communion elements. Ngayong umaga na to, isipin natin, ano ang mga bagay na inaalala ninyo? Nais ko na sa ating pag-awit, if you want, you can come to the altar and lay it down to the Lord. Amen? Bigay natin lahat sa Panginoon. Kalusugan nyo ba? Mga anak nyo ba? Asawa nyo, hanap buhay nyo, kinabukasan nyo. Amen? Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Pero kung kilala mo ang may hawak ng bukas, amen? Hindi ka mag-aalala. Amen po? So tayo'y manalangin, aming Diyos, maraming salamat sa mensahe mo, O God. Napakaraming mga bagay, Panginoon, ang nagdadala sa amin ng alalahanin sa buhay na ito. Maraming salamat, O Diyos, na Lord, mas mahalaga kami sa iyo. Dalayin ko sa aking mga kapatid na nandito, O God, na ikaw ang aming hahanapin. Sa iyo namin itutuon ang aming puso, ang aming isip. Ipapakon namin ang aming paningin sa iyo. Upang ano ang mga imbitasyon ng mundo na ito, upang kami bigyan ng alalahanin, Panginoon, Lord, ay hindi kami magagapi, O God. Salamat sa sakdal na pag-ibig at pagmamahal mo sa amin. Salamat po sa iyo, O God. Hallelujah. Dalay ko ang mga anak mo na nag-aalala sa kanilang mga trabaho,
sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, sa oras na ito, Panginoon, at kahit kanina pa, kinausap mo na kami, O God. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, naglikas sa amin, may-ari ng langit at lupa, nagmamahal sa amin, nagmamalasakit sa amin. Sa oras na ito, inilalagak namin ang aming buong-buong buhay sa iyo. Sampo ng aming mga mahal sa buhay. Sampo ng mga bagay na mahalaga sa amin. Hanap buhay, negosyo, relasyon, kaibigan, ang aming iglesia. Pinagkakatiwala namin sa iyo. Maraming salamat sa biyaya na papanampalatayanan namin ang mga salita mo sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin at ang lahat ay magsabi ng...